Okay, so tayo po ngayon ay magtutungo sa atin pong topic. And our topic this morning is entitled, Yes to the Impossible. Yes to the Impossible. And tinignan ko po kung ano ba ang definition ng impossible. And I found out that impossible is incapable of having existence or of occurring. Not capable of being accomplished. At marami pong pagkakataon, if it cannot be explained by human comprehension, then it's impossible. Kapag hindi po maipaliwanag. And if it's impossible to some, it's unbelievable. Parang mahirap pong paniwalaan. Hirap tayong maniwala. And this is the challenge to us Christians this morning, that can we still believe the impossible? Kaya pa ba nating manampalataya? Nangyayari pa ba talaga ang mga imposible? Can you still say yes to the impossible? Is God the God of the impossible? At ito po ba ay nangyayari pa at nararanasan pa natin sa ating kapanahunan ngayon? At tayo po ay magtutungo, we will go to the Word of God and we will be reading a Christmas story. Kasi po ngayon po ay buwan ng Disyembre, month of December. At alam po natin na we are anticipating because we are now celebrating, no? Sa month of December, ito na po yung Christmas season. And we will be reading a Christmas story according to the Gospel of Luke. In the book of Luke chapter 1, starting verse 26. Maaring ito po ay mga naririnig natin noon. At maaring sa unang pagkakataon, if you are first time to be here, dito po sa CRCC, we welcome you. At titignan po natin sa Bible in Luke chapter 1, starting verse 26. In the sixth month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Verse 28. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Verse 30, but the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus." Verse 32, "He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end." Verse 34, "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God." Verse 36. "When Elizabeth, your relative, is going to have a child, even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she, who was said to be barren, is in her sixth month. For nothing is impossible with God." Last verse, verse 38. "I am the Lord's servant," Mary answered. "May it be to me as you have said." Then the angel left her. Praise God for His word. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang salita? Napakaganda pong kwento about Christmas, the first Christmas, according to the book of Luke. Ito din po ay mababasa ninyo ang kwento sa book of Matthew, pero another ano po yan, another point of view ang mababasa natin sa book of
Matthew. Pero puntahan po natin itong kwento na ito ng Christmas dito po sa Luke chapter 1 from verses 26 to verse 38. At gusto ko pong umpisahan doon po sa simula, the introduction. Because in this story, for the second time, God sent the angel Gabriel. Una po kasi, siya po ay isinugo, pinadala ng Panginoon si Angel Gabriel sa Judea. He talked to Zechariah because the angel foretold the birth of the forerunner, John the Baptist. May darating po kasing ipapanganak. Yan po ay matatagpuan natin sa Luke chapter 1 din, yung pong mga naunang mga talata, naunang mga verses. At ipinahayag po doon ang pagsilang ni John the Baptist. At sa pangalawang pagkakataon ay isinugo pong muli si Angel Gabriel for the second time. And this time, hindi na po sa Judea, but in Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. So ipinakilala po dyan yung pong babae, the virgin. The virgin's name was Mary. So meron pong ilang mga informations about Mary na atin pong na ipinahayag po sa atin ng Biblia. At isa po dito, isa sa mga infos about Mary, he was from Nazareth, a town in Galilee. Ito po ay isang insignificant place nung kanila pong panahon. Meron pong mga lugar, iba't ibang mga lugar at kilala sa iba't ibang mga bagay. Kumbaga ay may mga, meron pong mga pagkakakilanlan sa bawat lugar. May specialty ang bawat lugar. Pero ang Nazareth po, this is not a special place. Because Nazareth was known for, it was known that people on that place are sinners. Kaya nga nung nalaman nila sa gospel na si Jesus is a Nazarite coming from the Nazareth, aba ang tingin po hindi po nila ito nakikita na siya po yung Messiah. So pag sinabi pong Nazareth nung kanilang time, this is not a special place. Hindi lang po galing si Mary sa Nazareth, but he was about to get Mary. Siya po ay naka-engage kay Joseph. And during their time, meron po silang culture na if you are engaged, meron pong tinatawag na 6 months to 1 year engagement period, waiting period, naghihintay po sila. And I want you to know na nangyari po yung eksenang ito during that period. The waiting period, the engagement period. They are waiting. And they are not just waiting. Hindi po ito waiting na passive. I believe you will agree with me. Alam po natin, may mga kilala tayo na kapag malapit ng ikasal, during that time of waiting, they are not really passive. They are making the necessary preparations. At napakarami pong preparasyon yan. And I believe ito po yung period sa time ni Mary at ni Joseph na they are making the preparation during that 1 year period, preparing, no? Siguro sinusulat na yung mga name ng mga guest, okay? So pina-finalize na nila yung program, sino yung mga ninong, sino yung mga ninangs, and they are so excited after the wedding, saan sila titira, anong gagawin nila? Ito po yung period na ito. And then dito po ay ipinadalang muli ng Panginoon si Angel Gabriel to give the message. Because Angel Gabriel is the messenger. At ang ito po ay makikita natin sa verse 28. Ito po yung introduction ng mensahe. The angel went to her, to Mary, and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words, and wondered what kind of greetings this might be. So yung angel po, yung angel po ay nagpunta kay Mary at meron po siyang
kapahayagan. Alam niyo po, ang Panginoon sa salita ng Diyos, meron po siyang iba't ibang mga kapahayagan. Meron pong iba't ibang mga revelation. I want you to know that the revelation of God in the scripture is progressive. Okay, hindi niya po ipinapahayag lahat. Lalong-lalo na po ang pagdating nung tinatawag na Messiah. In the Old Testament, it's more of anticipation. In the Gospel, it's more of incarnation, pagdating po ng Gospel. In the Book of Acts, it's proclamation. In the Epistles, ito po yung mga letters written by Apostle Paul, written by Peter, it's more of an explanation. Pagdating po ng Revelation, the last book of the Bible, it's consummation. Ano pong ibig sabihin nito? In the Old Testament says, He is coming. They are waiting. They are waiting. Expecting, anticipating. The Gospel say, He is here. The Book of Acts says, He has come. The Epistles say, He is Lord. Revelation says, He is coming again. And I want you to know, mga kapatid, na itong Messiah na ito na dumating nung first Christmas ay darating na muli. At ito po yung introduction, yung binabasa po natin, yung pong pagdating ng tinatawag na Messiah. May kapahayagan po, merong message kay Mary na darating ang Messiah, at ang message po, siya ang gagamitin na instrument ng Panginoon. Subalit sa kapanahunan po natin ngayon, nakarating na po ang Messiah, and ito pong Messiah na ito, the anointed one, he is now in heaven, no, bumalik na po siya sa langit, but his spirit is with us. Amen. At hindi lang po yung introduction, meron pong invitation. And let us go to the invitation in verse 30. Sabi po dito, but the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Meron pong invitation yung angel because God wanted Mary to become part of what He is doing, what He is about to do. Ganun po palagi ang Panginoon. Kapag ipinahayag niya ang kanyang sarili, He wants you to involve yourself in what He is doing. But the big question is this, are you involved? Tayo po bang lahat ay involved sa ginagawa ng Panginoon? O may iba tayong ginagawa? Tanungin mo nga yung katabi mo, involved ka ba? Ask your seatmate, are you involved in what God is doing? No? Baka ikaw nandito ka ngayon, and may question mark ka pa, may ginagawa ba? May ginagawa ba si Lord? Yes! Because God is actively involved in the lives of people. He is not a passive God. No? Alam nyo ko, pag tinignan nyo po yung first Christmas, si Mary, si Joseph, meron po silang plan. Kaya po sila ikakasal, nakaplano na. Amen. Ang mga ikinakasal po, meron na po silang plans. Iniisip na po nila, pinaplano na nila, anong gagawin natin during the wedding, after the wedding, ano yung mga paghahanda na dapat nating gawin, nakaplano na po. Pero si Lord, meron ding plano. At may mga pagkakataon po na nagugulo ang plano natin kapag tayo ay may ginagawa outside what God is doing. At dito po, meron pong ipinahayag yung pong angel. The angel predicted six things. Meron pong sinabi siya. Meron siyang message, may prediction na ibinigay kay Mary ang angel. And these predictions, this message, this invitation will dramatically change her life. Mababago talaga. 180 degrees. Alam nyo, kapag si Lord may invitation sa'yo, it will change your life. For sure, you will be changed. At kailangan mong gumawa. Handa kang mamuhay
Handa kang tanggapin. Handa kang yakapin. You are willing to embrace the necessary changes. At dito po, merong prediction yung angel. The angel predicted 6 things. Ano po yung una? Number 1, she will have a son. Ang sabi po ng angel. At alam ni Mary na yung sinasabi po dito ng angel, merong sense of urgency. Alam po ni Mary na ang sinasabi ng angel na you will have a son, hindi po ito, you will have a son after 5 years or after, hindi po ganon. Oh, you will have a son after 2 years. Hindi po ganun. May sense of urgency na alam ni Mary yung invitation na ito, it will come to pass as soon as possible. This will happen. Kaya nga ano eh, every time si Lord may invitation, it will be immediate. Mangyayari yan. Kaya alam yan ni Mary. And I believe habang sinasabi ito sa kanya ng angel, nag-iisip siya. Isn't it true that every time we receive an invitation from the Lord, nag-iisip kagad tayo ng consequence? Nung sinabi ng angel, you will have a son. So, napaisip ka agad siya, sandali, anong mangyayari? Kung, nasa ano pa ako? Nasa waiting period pa lang kami. We are still in the waiting period. We are still in the period of preparation. And then may urgency, sasabihin ng angel, that she will have a son. Alam ka agad, not a daughter, a son. Hindi kambal, pero isa lang, anak na lalaki. Another thing, ang sabi pa dito ng angel, he will be great. And this is what I realize. Every time si Lord nagbibigay ng invitation, for sure, it will be great. Pero iba po yung greatness na sinasabi dito nung angel kay Mary. This is something great. Bigger than her. Bigger than her plans. Nakakakabayan. Amen? Nakaka-excite. But at the same time, medyo nakakakaba itong mga binabanggit nung angel. Another thing, number 3, he will be called the Son of the Most High. Ano, nakikita nyo ba yung climax, yung intensity nung sinasabi nung angel habang binabanggit niya yung message, yung invitation, and while talking, most probably si Mary iniisip niya and he wanted to understand, mag-sink in yung sinasabi ng angel. At habang nagsasalita yung angel, she was trying to understand the consequences. What will happen to her if he will accept the invitation? Can you imagine, magkakaroon siya ng anak and this is not an ordinary child? At ang sabi dito ng angel, he will be called the Son of the Most High. Nung sinabi ng angel na he will be great, maaring possible na iniisip din siguro ni Mary, he will be a great carpenter? Most probably, kasi yung mapapangasawa ko is a carpenter. Maaring yun po ang iniisip ni Mary. Pero nung sinabi na itong pangatlo, he will be called the Son of the Most High, the Son of the Most High, hindi naman Most High si Joseph. He's just an ordinary carpenter. So alam na niya ang consequence, alam na niya na yung kanyang magiging anak ay hindi anak nino ni Joseph. May consequence yan. And this is what I realize, every time na si Lord ay nagbibigay ng invitation, merong consequence if you will say yes. Tanungin mo nga katabi mo, handa ka ba sa consequence? Iniisip po yan, I believe, ni Mary. Number 4, ang sabi pa dito nung angel, ni Angel Gabriel, he will be given the throne of his father David. He will become a king. Wow. So parang na-confirm dito sa number 4, hindi talaga si Joseph. So ang ibig bang sabihin nito, hindi si Joseph ang mapapangasawa ko? Parang ang daming questions. Amen?
Kasi tayo po ngayon, nandito na tayo sa modernong panahon. Alam natin kung ano nangyari. Pero imagine that you are in the shoes of Mary that time. Di ba? Ikaw yung merong encounter dun sa angel at sinasabi niya ito sa'yo. Ang sabi niya, you will have a son, he will be great, he will be called the Son of the Most High, he will be given the throne of his father David. So baka ito pong Mary na ito, nag-iisip na, sinong hari yun? Mapapangasawa ko ba siya? And then, number five, ang sabi po nung angel, he will reign over the house of Jacob forever. So maaring iniisip na ni Mary, this is not a human being. How can his rulership reign forever? Meaning he is immortal. So parang nag-iisip na, may idea na siya. Kasi ito pong Mary na ito, hindi po ito Pilipina. Israelite. Meron silang hinihintay. Ano yon? Sino ang hinihintay nila? They are waiting for the Messiah. And most probably, may idea na dito, na nakukuha na ni Mary yung invitation na you will become the mother of the anointed one, the Messiah. Number six, ang sabi pa po dito, his kingdom will never end. Parang kinonfirm na talaga, no? Na you will become the mother of the Messiah, the mother of Jesus. And this is the invitation. Are you willing to receive, to accept the invitation? Are you willing to face the consequences? I believe na ito pong Mary na ito, together with Joseph, meron na silang nakaplano kung ano po ang kanilang gagawin. Most probably, a simple life. An ordinary life. Hindi po sila galing sa mga mayayaman na pamilya. That is why maaaring ang kanila pong plano ay titira tayo dito sa isang bahay na ito, at least presentable, simpleng buhay na sira na gulo ang kanilang plano. Are you willing to receive the consequences if you will accept the invitation? Kaya nga po, merong question. Pumunta po tayo, the question of Mary. Ang sabi niya po, ang tanong niya po sa verse 34, how will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. I believe this is not a question of doubt, but the question of someone who believes. This is not a question of doubt. Alam nyo kasi, prior to this, meron pong nagtanong din, actually in chapter 1 din, when God sent Angel Gabriel to Zechariah. Zechariah ay nagtanong din po, siya yung tatay ni John the Baptist. Puntahan po natin ito sa Luke chapter 1, sa verse 18. Sabi po dito, Zechariah asked the angel, how can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years. So parang parehas. Kasi si Mary din po ay nagtanong. Ang tanong ni Mary, how will this be? Since I am a virgin. Ang tanong naman po ni Zechariah, how can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years. Siyempre po, naintindihan natin, hindi magtatanong si Zechariah, how can I be sure of this? I am a virgin. Hindi po yun, hindi tatanungin ni Zechariah yun. Pero, ang pinagkaiba po talaga ng question nila, ang question ni Zechariah, question of doubt. Parang yung tanong po dito, the question of Zechariah, is it possible? This is impossible. A question of doubt. Yung kay Mary po kasi, a question of someone who believes. Parang ang question niya, parang ang ano, ang, kung ipaparaphrase po natin, parang ang sinasabi ni Mary, Lord, I believe. Paano po mangyayari? Parang ang sinasabi ni Mary, I am willing to cooperate
Pero ano po ba ang mangyayari? That is why sinagot siya ng angel in verse 35. The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, so the Holy One to be born will be called the Son of God." It's an honest question. Na alam niya, hindi si Joseph. Meron na siyang idea, hindi si Joseph. He will become great. He will be great. The Son of the Most High. He will reign in the throne of his father David. It's not Joseph. So kaya meron siyang honest question dun sa angel. Tayo po ba pag nagtatanong tayo kay Lord because we want to cooperate with God? Na every time we ask question because Lord, I want to know how it will happen because I want to involve myself and I want to cooperate with you. O tayo po ba ay nagtatanong kasi hindi tayo naniniwala na ang imposible ay pwedeng maging posible. Na ang imposible ay pwedeng mangyari. Sinabi pa po nung angel, verse 36, "Even Elizabeth, your relative, is going to have a child and in her old age. And she, who was said to be barren, is in her sixth month." Parang ang sinasabi ng angel, it will happen. Sinimulan ko na nga eh. Nakaka-anim na buwan na yung pinsan mo. Look at verse 37. Very powerful verse. "For nothing is impossible with God." Wow. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, nothing is impossible with God? Sino po nandito tayo ngayon? We need the impossible. Sino po yung nandito ka ngayon? Lord, I need your miracle. Kung paanong ang Panginoon, nung first Christmas, aba, eh, meron po siyang ino-offer kay Mary. Are you willing to believe the impossible? Are you willing to believe that I am the God of the miracle? Aba, meron pong invitation. Pero alam niyo po, ang maganda kay Mary, meron po siyang tinatawag na decision. Ano po yung naging decision ni Mary doon po sa invitation ng Panginoon? Sabi po ng verse 38, "I am the Lord's servant." Mary answered, "May it be to me as you have said." Then the angel left her. Alam niyo po ang naging sagot ni Mary? Ang kanyang naging decision. At ang decision na ito ay gagawin mo sa harapan ng Panginoon. Kung paanong si Mary ay gumawa ng desisyon sa harapan ng anghel, na she was saying, "Yes, Lord, I'm willing to be part of what you are doing." And if you want to make that decision right now, to believe that eternal life is a gift because Jesus Christ paid the penalty, the punishment of our sins 2,000 years ago at the cross of Calvary. And if you want to believe that, and you want to make Him the Lord and the Savior of your life, pwede mo bang itaas ang iyong kanang kamay? If you want to surrender your life right now to Jesus, this has nothing to do with religion. But this is your personal conviction, your personal decision, because you want to believe that eternal life is a gift and you want to make Jesus, nais mong tanggapin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Just raise your hand right now. Don't open your eyes. Huwag mo munang pansinin ang iyong katabi. And I want you to follow this prayer. Pwede ka bang sumunod sa panalangin ito habang nakataas ang iyong kamay na parang tanda ng iyong pagsuko? Pwede mo bang sabihin, "Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Nananampalataya ako sa iyong mga salita. Naniniwala ako na ang buhay na walang hanggan ay regalo mula sa iyo. Naniniwala ako na ito ay binayaran na ng aking Panginoong Jesucristo. Kaya sa umagang ito, binubuksan ko ang aking puso
tinatanggap kita, Panginoong Jesucristo, bilang Panginoon at personal kong tagapagligtas. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na regalo mo para sa akin. Tulungan mo ako na maranasan ka pa at makilala ka pa sa aking buhay. Nais ko po kayong ipanalangin. Pwede nyo na pong ibaba ang inyong mga kamay. Panginoon, sa lahat po ng gumawa ng desisyon, pagpalain nyo po. Honor those decisions, Lord. And we know that you are true to your word, God, na ang bawat isang nanalangin, nanampalataya, gumawa ng desisyon, ang sinabi mo sa iyong salita, for God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. And we believe you, we believe your word, na lahat po ng nanalangin, nanampalataya, ay binigyan mo na, pinagkalooban mo na ng buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Pwede po ba tayong patuloy na manalangin ngayon? And let us allow the Holy Spirit to speak to us. Because I believe He is challenging us right now to believe the impossible and to say yes. It's one thing to believe in the impossible, and it's another thing to say yes and to involve yourself. Are you willing to involve yourself in what God is doing? Father in heaven, ako po ay nananampalataya, naniniwala, Lord God, na meron kang mga anak sa lugar na ito, willing to involve their lives in what you are doing, O God. And we believe that you are the God of the impossible. And you are doing impossible things, Lord God. And you will fulfill the impossible, the salvation of mankind. And you will use each and every one of us. And I just pray, Father, that all of us in this place will say yes. Count me in, Lord. Kasama po ako sa inyong plano. Gamitin mo ang aking buhay. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us all stand up. Tayo pong lahat ay tumayo. Tatlong bagay po bago po tayo matapos. Pag-uwi nyo po sa inyong mga tahanan.